Oh, we are back mga sir ha. Ito na, anong oras na? 2:25 guys ng umaga ay meron tayong bakbakan dito between TNC and Vichy Gaming. Napakainit na team ngayon ng Vichy Gaming, no? Kakapanalo lang against Liquid 2-0 while TNC naman nayari po sila ng Evil Geniuses kaninang first series natin. Pero ngayon, ito na ang... Uy! Tinanggal ang ano. Ngayon, ito na. Ito na ang matinding bakbakan no ng Chinese NC region. Vichy versus TNC. Kumusta Ish? Ano sa tingin mo yung mangyayari din sa bakbakan natin? I feel like it's a really tough game para sa TNC kasi so far Vichy Gaming is riding the momentum. Oh, okay. From wildcard. Tapos naka 2-0 pa sila sa Liquid, which is katatapos lang din nung game na yon. So, yeah, they look really good. They look really disciplined na sila yung kind of team na kapag hindi mo natapos yung game during mid-game, as long as na meron silang, let's say, proper heroes or comeback potential going into the late game, superior hero, kayang-kaya nila tapusin yung game. That's how good they are. That's how disciplined. And that's how... they look strong or favored dito sa tournament na to. Saka, grabe, no? Parang alam nila kung yung win condition nila every time, eh. Parang, hintay ng timing. Ito yung timing natin. Kailangan merong BM Manta style yung Spectre saka tayo lalaban. Ganon sila katinde, no? Alam nila yung timing kung kailan sila papasok or kailan sila gagera saka hindi. Pero ito na, yung ating bakbakan, Vichy Gaming and TNC Predator. TNC Predator, struggling po dito sa ating day 1 ng ating tournament, no? Game 1, talagang dinurog po sila ng Evil Geniuses. Parang hindi po sila yung TNC na kilala natin. Nakuha naman nila yung kalang hero. May Bristleback Raking sila ron, pero sobrang grabe yung timing nitong si RTZ and Abed. Na sobrang ganda nung early and natalo yung TNC nung game number 1. Pero nung game number 2 naman, pumalag yung TNC ron. May chance silang manalo. Pero with RTZ plays dun sa kanyang Sander, no? 30 HP left dun kay Abed, sinander niya. Tapos nag-statanic sila rito. 2v4 situation, eh, na-massacre pa ng ano? Na-massacre pa ni Abed and RTZ yun. So, nabaliktad guys, yung game number 2. Pero nakikita natin pumapalag. And sinabi din naman ng ibang caster na maganda. Yung nakikita nila for TNC na may potential yung team na to. And ito, Enchantress ang pinili rito ng TNC. Hindi nila pakaraniwang opening pick to kasi madalas parang Tiny, Lion, doon sila mahilig, Snapper, di ba? Yung mga parang 5 na 4 na 5, parang ganun. Kasi para silang dalawa eh, si Bumi and Teams dito para sila playmaker, di ba? And Vichy Gaming naman, Ancient Apparition ang sagot nila rito. And actually, Ancient Apparition din yung hero na inopening pick ng EG kanina. So, and also, it's one of the heroes that's like really high na in terms of win rate sa tournament natin kahit nung group stage lang pa lang nakikita natin yung hero na to. Saka, yeah, maganda siya for pick-up. Yan. Kasi meron kang blast damage and then AoE damage din sa team fight. So it goes all around, 'di ba? Saka kahit basta ma-hit mo lang 'yung level 6 mo, ito na, meron na silang setup with a coil. Ito nga second pick ng BG. Good morning po ulit sa lahat ng nanonood diyan. Make sure na i-share niyo na may live stream natin, guys. Madaling araw na, oh. Kailangan magising 'yung mga tropa niyo nag-aabang ng laban ng TNC kanina pa 'yan. Eh grabe naman po kasi 'yung schedule natin. Unang laban TNC, sabay dulo TNC din. Di man lang pinagdikit muna para yung momentum, no? Medyo gigil, no? Pero ito, tinan natin kung sino yung ating head-to-head matchup presented by Enerbon Active. Yun, no? Feeling ko naman nag-Enerbon na dito si Teams. So, magkakaroon na siya rito ng energy. And ayan nga para support dito, Teams and PYW. And ang taas nung ano dito, ang win rate ni Teams dito, 62% sa kanyang professional win rate and 57% naman on PYW. KDA, hindi rin naman nagkakalayo. Munti kang pa maging 3-2-2 yung KDA dito, netong si Teams, no? And, ayan na nga guys, yung ating head-to-head matchup presented by Enerbon Active. Yo. And, pack ang pinili rito ng Vichy Gaming. Yeah.
just one of those heroes na pwede din i-flex dito ng VG Gaming. And they got tons of option ng gusto nilang gawin. Saka kasi ito yung maganda sa combo ng dalawang hero na to. Like, they have good magic damage setup sa TNC Predator. And kapag kasi nag-open ka ng Enchantress, wala ka pang stun. So, like, Puck is a good counter pick para doon sa pickup na yun. Like, si Mars, kayang-kayang i-dodge ni Puck yan unless magkaroon ng Yule si Mars. Even a Blink Dagger, kaya i-dodge ni Mars yan. Pero, yun nga, they're gonna need another setup. Maybe a Lion. Yung iba, kapag nababanyo na yun, they go for Shaman. Pero, Shaman. Nakita ko yung post kanina eh. Si ano ba yun? Si Armel sabi, wag daw bigyan ng Lion si ano. Ito ba yun? Wag bigyan ng Lion? Si Bumi? Diba nga lang, trip-trip lang. Eto, tingnan natin. Eh, maganda naman sana, no? Mga off lang yung timing dahil hold on finger, go sila. Ganun talaga minsan. Eto, tingnan natin kung ano ibiban dito ng Vichy Gaming. I do feel like na kailangan nilang iban yung Nyx Assassin, pero hindi nila binan dito. Ito rin mag-Nyx Assassin din ito mano, no? Ah, nakaban second na pala. Second phase ban. Ano talaga yung Nyx Assassin? Mabenta din talaga sa ano natin ngayon yan. Tournament natin yan, laging binaban or kaya napipick, first pick, di ba? DNC Predator, feeling ko dapat ubusan nila ng hero si ano eh. Old 11 eh. Si Old 11 yung medyo masakit sa ulo rito eh. Oo, totoo din. He's actually doing a lot for his team. Ano pa bang mga natitira niya? Doom? Ganon. Pero looking at sa bans dito, parang nagbaban sila ng mga carry hero eh. More on Poyoyo. Ah, Poyoyo eh. Wala. Sobrang daming hero ni Poyoyo. Hindi mo maubusan ng ano to eh. Hero to eh, di ba? May Faces Void. Open pa yung Faces Void dito. Yung Juggernaut niya, goods din. Troll, ano Luna. Sila? Nagmo-morphling din to. May Brizel back ba sila dito? TNC? Like, why are they banning... Tinan mo yung mga hero nila dito. Nga eh. Like, Ursa, they're banning si Viper, Spectre, ganon. Ano? Iniisip nila dito ba't yung mga ban nila. Kasi pwedeng ganyan eh, medyo mababasa mo sa ban nila kung ano yung magiging third pick dito ng TNC. So maybe they're setting up para sa... Or pwede rin, binaban nila yung mga heroes against dito kay Mars. Ayan, yung Ursa, Lifestealer. Oh, goods kaya, din yan, no? Kaya pala, it makes sense yung ban. Pero ito, TNC Predator. Lion pa rin. Pero I think si Teams na yung gagamit ng Lion dito. Kung ayaw man ni Armel na si Bumi yung mag-Lion, ayan, Teams na yung mag-Lion dito. And Vichy Gaming, nag-pick sila rito ng Earth Spirit. Parang delay yung sounds, Eugene. Oo, oh, medyo dali nga. And ito tinan natin, ha? Kung ano yung pipiliin. At least maganda to. Meron na silang lockdown kay Puck. They have a good single target burst damage with just Mars. Saka kay Lion. Kasi doon na may magic ayos sila. Naman kasi, yung sounds ano yung... Ayos naman. Hindi, yung mismo Dota. Yung mismo Dota. Nagde-delay. Kukuntaw kay Kuya Nick. Tender and Pine. Ay, Tender and Pine daw, oh. Oo, oh, yan. Denver din ako eh. Kahit ano na doon. Denver in 5. Lakas naman ang Suns, no? Okay. Tiny, pinili rito ng TNC Predator. So, mukhang Tiny mid to against sa Puck. Umpapak mid man ng Vichy Gaming. Or, nag-gagad to ba si Old Eleven? Parang hindi ko na siya nakikita nag-offlane Puck eh. So, feeling ko kay Ori na yan. Oo, lang na nga. Pwede rin. Ayan, ang team verso. Yun din eh, yun din yung mga bilan din eh. Talaga eh. Eh, kaya nga eh, alam mo naman. No, kaya nahihiya kasi ako sa mga caster ko, nagulat ako. Ha? Naging formal kami lahat ah. Parang, sige, magkukut na rin ako. Baka sabihin, hindi ako nasunod sa usapan namin. Ang sabi lang naman kasi namin, mag-ano kami ngayon, semi to formal na suotan. Seryoso. Baka sabihin kasi, lagi kaming nanggagago lang eh. Diba? Eh, ayan, nagseryoso kami ngayon. Oh, sana nagugustuhan ng mga nanonood sa atin dyan, no? Na nagseseryoso pa kami rito. Diba? Eh, gising mo lang ba ko, Yannick? Mukha lang hindi, no? Mukha lang hindi kami seryoso, guys. Abangan nyo sa mga susunod na araw, guys. Kung gaano kami kaseryoso dito, makikita nyo na. Magandang madaling araw din, Queen Nick. Lugi ko kay Ishe. Oo. Ano, hindi, makakadalawa to ko yan. Ako nararamdaman ko na 2-0 to. 2-0 to. Abangan mo kung sino 2-0.
Tama. Uy, ulang game pa lang kanina. Nakikita ko na kung sino pinupunter yan ng mga chat eh. Talagang grabe yung Pinoy eh, grabe. Parang hirap maglaro pag ano. Pag Pinoy, guys. Ito, tinan natin ha. Ako, ano yung baman pa rito ng Bitchy Gaming. Ako lang dito ng TSC Predator, yung carry nitong si Gabby. Para sila, both teams, carry yung kailangan nila rito. So, binan nila yung Faces Void, Troll, Jag, Luna, Morph. Yan pa yung mga pwedeng iban dito. Spectre, na sobrang mukhang patok na patok ngayon. Sa ano natin ha, sa tournament natin ha, nasa meta yung Spectre. Tapos ng win rate. I love doing eh. I love doing. Saka yung Enigma, di ba? Pinapa-uso nila yung lineup na din na yun. Saka, ayan, yun yung kulang ng TNC. They need a heavier right-click dealer sa kanila na mag... Yung win condition nila, kumbaga, with their last pick. So, or baka naman, nagkikiri sila na ano eh, na Tiny eh, kay Gabby. Tiny, oh, mm-mm. Pwede rin. Pero kung offlane Timbers sa ito, ayaw mo yata ng ano, ayaw mo yata ng Tiny offlane. Diba? MK. Oo. Ayun, pangit din. Isang coil lang eh. Isang coil lang MK dito eh. Slark? Yung iba slark, naga, nakita ano, ko? Nagpapab si Gabby slark. Kanina. Kinoach ko, guys. Pag nag-slark to, kinoach ko yan. Alam, panalo yan. Sinasabi ko sa inyo, guys. Nag-aabang lang tayo rito. Naisip ko nga magandang ano eh, yung early BKB hero. Mm-hmm. Like, pwede ka rin mag-Luna since dire din yung TNC dito. Pwede rin. Like, maganda rin siyang farmer. Like, kasi yung lineup nila, dito ka may lineup nila, it's really good early mid-game. Kung ano, and si Luna, it's one of the best heroes na magko-complement pa sa momentum na gano'n na gustong gawin ng TNC. If ever mm-hmm. man, kung gusto nyong yung mag-all-in route sila ng gano'n. Tama, si tama. Hindi ko marunig si Ishii. Oo, Medusa nga. Medusa nga, Ishii. O, sila kumuha. Isip sana TNC. Kaya nga, TNC. Yeah, maganda sana, may Marcelle. It's like to, it's like. Delay yun yan o, Jin. Yun na, carry Tiny na yan, tapos pick Invoker. Invoker, Quasvex, lo. Puta, wakin na yung Medusa na yan. Carry Tiny to? Carry Tiny to. Tiny naman si Gabby. Hindi, feeling ko ano na to, slag na to. Slag na to, slag na to. Labas mo na yan, ano, Gabby. Like, pangit eh, draw ranger. Ah, draw. Okay. Draw. Okay na. Okay na. Okay na. Malay mo naman, di ba? Mahaba yung palaso, di ba? Alam mo naman. Mahaba na talaga yan. Kung bakit di aabutan ng ano yan. Nung stone gaze. Pero kasi Timbersui. Naano ko sa Timbersui. Timbersui, pak. Earth Spirit, AA, ang dami nilang pang ano, penetrate sa backline. Tapos wala silang ano, defensive hero. Hindi, meron namang mga Mars na... Guys, puso, yun ang sasabihin natin dito, puso! Para sa side ng TNC, alam nyo naman eh, di ba? Maraming sitwasyon na yung sinasabi natin, outdrop! Kaya pa yan! Pero nanalo, guys. Kita nyo naman. And ngayon, meron naman sila ditong Draw Ranger and merong Mars na kung sakasakali na may poprotekta na hindi papasok yung normal ng Medusa ron sa may arena. Yun ang siguro nakikita ko rito. Or, yeah. Ang lineup naman natin si Rito, malakas sila talaga pumitas ng isa. Yun yung ano dyan. Diba Lion Tiny? Yeah. And depende siguro sa magiging timing niya. Tiny. Mm. Low, easy. Sasabihin ko na ano sa final day ng ating ano sa final sa finals ng major lower bracket tsaka finals 'yon 'di ba karanasan. So may panel tayo tsaka may host. Magkakaroon ng time bago 'yon, maghanda lahat ng caster tsaka panelist na syempre kahit pa paano magsabay tayo sa team ng tournament. Magko-cosplay yung mga panel at tsaka yung mga basta caster. Nandito ka din kuya, hindi pala problema. Isang araw. Oo, sasabayan ko kayo. Meron na nga. Ready na nga yung akin. Yan, ay, naalam ko na yun. So, dati yan, nung sinuot yun. Last day, ha? Kuya Nick, huwag mo na hintayin lumabas si Superman. Huwag mo na. Huwag mo na lumabas na. Si Superman. Bawal pala yan, bawal pala yan. Di pala anime yun. Di pala anime cartoon pala. Tatatandaan niyo ba si Superman, guys? Sige, sige.
Bahala ay, na kung alam man yan. Ikaw na bahala sa mga ano, ikaw na bahala. Ah, sige. Ikaw na bahala, lo, ah. Oh, okay. Basta last day, ha? Last day lang. Di namin kaya last yung day, ano. Last day lang. Di namin kaya araw-araw, guys. Lugi. No problem, no problem. Tama, lugi tama. Sa araw-araw, guys. Pero, yan na nga, guys. Waiting lang tayo dito sa start ng ating laro. Yung cursor nga, ano, medyo pagilid. Thank you. Yun. Sa inyo pa eh, sinasabi ko sa inyo. Ito na. Titan. Gusto niyo Titan? Makita yung Titan? Oh. Hindi na lang tayo magko-cosplay. Taka-Titan na tayo. Anime nga naman yun. Titan, di ba? Ito na, guys. Welcome sa ating game number one. Vici Gaming vs. TNC Predator. Ay, patay to, patay to. Oh, sabi rito. Pero pakilala muna natin. For the side of Vici Gaming, Medusa. Ni Poyoyo, Timberson, ni Old Eleven, Ishit Operation, ni DY, PYW sa kanyang Earth Spirit, and then si Ori yung magpapak dito. Iyon, sa side naman ng TNC, and si Enchant, ang gagamit niya ni si Boom, si Lion, si Teams, si... Sino ba ba? Si Drow, si Gabby, tapos si Tiny, si Armel. Sino ulit offlane? Offlane, si... Ay, parang di mo kilala si Boker Rino naman, ni si... Kuya, di ko na maalala kung kailan na kuhunin ito sa TNC. Bokarina, Bokarina. Bokarina, yun. Yun, Bokarina, guys, Mars. Na, nakalimutan ko lang saglit. Ito, vamos, magkocontest yata rito. Nagkakanormala na kagad, guys. Pero mukhang 2-4-2 yung bounty natin dito. And shoutout ulit sa mga tropa nating nanonood dyan sa YouTube and Facebook. I-share nyo na yung live stream natin. Nakikita ko yung mga wala pang sharer badge dyan. Para naman kayong ano. Ayaw nyo pa mag-share, ha? Pero ito, Tiny versus Pac. Sino namang dito, Ish? Match lang, ay, wala na nga palang lamang. Magkakapamit, Alam na natin yun. Huwag na natin tanungin yun. Dati, pwede natin tanungin kung sino lamang, eh. Pero, wala, eh. Di ba? Nakita ko ito kanina, eh. Kahit anong side talaga, pwedeng si Pac makaisa sa kay Tiny kasi may coil. Tapos si Tiny naman, yung mga toss to tower, di ba, pwede niyang ma-take advantage yun. So, ano din talaga, skill-based, pero typically wala. Tama. Pero ito dapat lamang si Bokerino dito sa may bottom lane, ha? Taas ng basic damage dito ng Mars. And kung melee ka against sa Medusa, kayang-kaya mo itong ano, last hit na rin. Huwag pa mat... Oh, jeez. PYW okay, naman sa top lane. Ganda nung ginagawa ni Ancient Apparition. Instead of getting yung kanyang third skill, kinuha niya is yung chilling touch. Like, so hindi makalapit si Mars. That's why kaya masasabi mo dapat medyo okay. So hindi siya makalapit kasi pag nag-stay siya sa creep, mag-free siya dun sa first skill niya. Sabagay. Kasi alam ko kasi early level talaga dapat lamang yung Mars dyan. Madalasitan mo yan ng napakaganda. And Medusa, lalamang lang siya once na nag-level 2 yung kanyang Mystic Snake. Yun lang yung chance para medyo masaktan itong si Mars. Kasi melee rin siya, lalapit at lalapit siya sa creeps. Pero ito, Armel versus Ori sa may gitna. Sobrang classic na ito, guys. Vici Gaming and TNC, parang kadalasan sa mga LAN tournaments, no? Ito yung nagkakatapat. Minsan nananalo yung Vici Gaming, minsan nananalo yung TNC. So, tingnan natin ano yung kwento yung... matutong hayan natin ngayon. Pero PYW, saan ka pupunta? First Blood, makukuha rito ni Gabby na malamig. Na malamig talaga yung kanyang hero dito with the Draw Ranger. Oh, easy, ha? And ito, ayan, dapat habang hindi pa mataas yung level dito ni Old Eleven, ulan na nilang normal yan. No, mamaya, mahirap na rin harasin. Ito nga si Old Eleven. Pero 1-0 nga po in favor of TNC. Siyempre, yung first blood natin na yan ay brought to you by PhoenixBet.com. Promo code natin, LuponWXC. Mamaya, bebet tayo. Ano lang tayo? Bukas, o kaya mamaya, mag-aano tayo niya ng bet. Pero PYW, dalawang best na yan! Sinasabi ko sa'yo! Hindi mo yata kilala si Tito Badang eh. Pag dalawang beses na yan... yari ka na. And ngayon, si DY din na yari dito sa may bottom lane. Napakagandang start para dito sa side ng TNC. Ganto yung start na hinahanap natin. Yung hindi tayo matatalo sa lane. Para na maganda yung mid game natin. Kasi dyan malakas yung TNC eh. Yung mid game timing nila eh. Yeah. Saka, kailangan talaga nila i-take advantage. Do si Armel.
Oo, oh, hindi repelan lang ng bote. Yung pack doon sa may gitna ng Asian Operation para may silbi daw siya. Pero 3 minutes pa lang ng laro natin. 3 kills for TNC and PYW. Nagbabalik dito sa may top lane. Pero Puyoyo, inaharas dito ng Dresa pa TNC Armel. Okay. Kukunin nila yung 3 minutes bounty nitong side ng TNC. And marerepilan yung bote dito ng pack, pero on the bottom lane, ang daming creeps nito. Easy level to for Boquerino. Kailangan umatras yata rito ni Tims. Level 4 agad dito pag nagkataon. Hindi ito nagpa-level 3 si Tims dito. Pero yun nga, oh, yung cold fit kay Bok. Sobrang ano, yung, isipin mo, yung wave na yun, typically dapat ma-secure niya yung last hits na yun kasi wala naman siyang pakialam sa right click ni Medusa. But dahil dun sa first kill ni Ancient Apparate, it's just annoying. Para kay ano dito. Oh. Oh, pero nag-joint in dito itong pack na itong si Ori. Pero okay lang din naman daw 'yon. Inakuha naman ni Chip Armel yung water rune doon sa may baba. Pero ito na yung makulit na old 11, tumataas na yung level, level 2 na yung kanyang reactive armor dito. Medyo mahirap nang patayin. Pero sige lang. Kailangan lang din naman nag-level at nakuhuli pa itong pack sa may gitna. Well played sa rotation dito ni Tims. On point. TNC, nag-iinit na dito sa game natin. 4-0 para sa kanila. Yung mga tumaya dyan ng 15 kills sa PNXBet. Naku po, nakangiti na. Kita na yung 32 tit, guys. Sa sobrang lamang dito na TNC sa umpisa, no? Yeah. And naalala ko yung mga gantong klaseng rotation ni Lion. Like, si, I think secret Tims din yata yun na ano, may niche na pack. Like, inaaraw-araw ni Mira kay Litas ni GH yung pack and momentum. Speaking of rotation netong si Lion, Tims, on point yung kanya rotation niya rito. Killing spree para dito kay Gabi. 5-0, guys. TNC lamang po tayo rito. Pero Boquerino, naiwanang mag-isa rin sa may bottom lane. Okay lang yata yan. Sanay na dyan netong si Boquerino. Meron na rin siya dyan soul ring. Armel, sa may gitna, level 6 siya. Kumpara mo dito sa may pack na level 5 pa lang. So, hindi pa kailangan mag-ingat niya dyan. Oh, pero nagulungan dito. Ito si Gabi. Kailangan niya mag-ingat. Ito si Tims naman. Yung stun, inihintay natin. Ayun na. In-stun niya na rito. Ito si Old 11. And matitigilan sila dito ng aggression. Nakaligtas dun. Ito si Gabi malamig. Yeah. Ang maganda for the side of TNC is mag-start na silang mag-workout ng stacks nila soon. Kasi kapag tumaas na yung level of Timber, so mahihirapan nang mag-lane. Itong dalawa na to. Mm-hmm. So ito na nga yan. Sinisimula na ni Bumi with his Enchantress. Pero VG Gaming, they're quite on point. Ang agad yung observer wards nila doon. Parang alam na nila yung mangyayari dito, di ba? Okay, mag-ano kayo? Oy, naku po, DY. Ay, akala mo wala sentry, no? Huli ka, boy. Pero mawawala siya dun sa may sentry. And alam niya eh, kasi hindi na the words yung words nila rito eh. So, hindi aabot yung vision nung TNC dun. And nandun pa rin yung words. Netong si Ancient Apparition. Teams din. Maganda yung nangyari dito sa side ng TNC. Nararamdaman nila na hindi nakakayanin ng Enchantress doon sa may top lane na suportahan itong si Draw Ranger. So pinilit nila na sige, si Lion na lang muna yung kasama ko dito para may pamprotekta. Hindi at least magunang na mag-go itong si Draw Ranger, no? Oh, saka malakas yun yung loob dito ni Book sa Mars niya. Kasi Medusa lang naman yung walang key potential. And also si Puck is playing the catch-up game. Pero and level 6 na rito, ito si Gabi. Tingnan natin, naku po, hindi tumama yung kanyang multi-shot dun kay PYW na buhay pa. And namatay pa rito, ito si Tims. Pero nandito, ito si Bumi. At makakakuha siya ng easy kill dito. Level yan para dito kay Bumi. And I think si Gabi naman napa-TP out. Pupunta na lang sa triangle yan. Pwedeng kumuha yata ng level dito sa may top lane. Ito Enchantress, siya na lang yung nasa may dead lane, no? Mahirap na yung ano dyan yung Draw Ranger dyan . Totoo. Ayun, ito nga lang yung downside sa side ng TNC. Mahirap sa kanila na mag-siege ng tower this early sa game nila. Kasi ang lakas ng counter initiate dito ng VG Gaming. Meron silang coil, may stone gaze, plus meron ka pang timber zone na makunat na mobile din at the same time. Yun pa rin ang problema natin dito, guys. Kahit gaano kalamang tayo sa early, ang hirap para sa atin na bumasag. Lalo na with this timber zone, pack, AA. Nako, ang dali nilang pumatay . Pero iwala pa rin, siyempre, ganyan lang tayo, binibuild up lang natin mga problema, pero masusolusyon na natin mamaya yan. Malayo nyo, dagger na pala si Chip Armel, malapit na, no? Threads yung kanyang inuna rito, mga sir. 8 minutes ng laro natin, walang laman yung bote, yung pack.
Kanina pa to malas sa may rune. Ito na yung mga neutral item naglalabasan na dito. Mhm. Yeah, na hindi nagkaroon ng magandang early game si Pac kasi imagine mo kung nagkaroon siya ng magandang early game, maybe mas mabilis na push yung Torre and they will have that extra hero na malakas na mag-invade ng triangle ng TNT. But since yun nga hindi maganda, etong passive phase is pumapabor din for TNT lalo na kay Draw Ranger. So buhatan na lang to guys mamaya, Draw Ranger versus Medusa Boquerino. Binabalak siya ritong yariin ito si Old Eleven pati ni PYW, pero ang hirap patayin nito si Old Eleven eh. Siya na yung nagbabantay dito sa may bottom tower. Kadalasan pag ganito, napupush nyo na yung tier 1 tower sa may bottom lane, diba? Kasi nag-out na yung Medusa doon. Pero nandyan kagad yung Timbers so, para dumipensa. Totoo, totoo. Saka kasi kita mo, diba? Like yung lugar na pinagpa-farman ng TNC, parang kumpul-kumpul, whereas aside ng VG Gaming, sobrang kalat nila sa mapa. Kasi independently, yung heroes nila malakas na. Yung TNC, they're gonna need a lot of heroes para patayin lang si Medusa, or si Timbers, or even si Pac. Like, you need the proper initiation. Tama, tama. And ito, tingnan natin. Mukhang may balak sila rito, Poyoyo, pero naka-scan pa nga. Tunamaan ng scan yun, kaya naman itong Medusa, mapapatipi out na lang. Meanwhile, magmamatapang dito si Old Eleven sa may bottom lane. Alam nilang nasa may top lane yung mga heroes ng TNC. Dito mama yung kanyang timber chain dito. 1v1, Boquerino versus Old Eleven. Minamama yata siya rito. Tingnan natin, matatakot ba ito si Boquerino? Uy, inuwan niya lang yung creeps. Oop. Pero baka magupitan siya rito mga sir. Medyo masakit yung timber. So against Mars, lugi talaga yan. Yeah. Last one yata okay, kailangan, no? Level 6 si AA eh. Oo, nag-aabang dito, oop. Old Eleven, nakaabang pa rin. Pwedeng gamitin ni Boquerino yung kanyang ultimate dito. Tingnan natin kung gagamitin niya ba. Ito na yung Hex, ginamit na. Pero na-silence ito si Boquerino. Ito na yung ultimate niya. Pero si Earth Spirit yung kanyang in-spear dito. Mukhang magandang target yan. Dahil easy kill for the side of TNC. Boquerino getting that kill. Ay, na-interrupt yung timber chain dito nito si Old Eleven. Pero medyo makunat, nakahood na. Ay, ang ganda silence ito si Gabi. Kaya ba nila patayin to? Uy, walang proc nung ultimate dito ni Gabi, pero okay lang, na-spear pa rin itong si Timberso. And easy kill for the side of TNC, Boquerino with a double kill. Pero nandito yung ano, Pac ha? AA? Nagpapalevel lang sa may top lane, kailangan niya daw ng level 6. Meanwhile, Poyoyo, nakita niya yan, daming hero doon sa may bottom lane eh. So, sige, dito na lang ako sa may gitna. Pero naka-ready VG Gaming dito ha, walang Mars Arena. Oo nga eh. Tingnan natin kung papasok ba sila rito. Hinihintay nila mag-level 6 yung Ancient Apparition. Ayan na yung level 6 na Ancient Apparition. Kaya go-go na sila rito. Tingnan natin ito yung Coil. May Magnetize pang kasama and Gabi na malamig. Mamamatay po siya rito. Boquerino with the TP. Out! Mabubuhay ito si Boc. Pero si Gabi yung nabigyan doon. Hindi na-anticipate ng TNC na magde-depensa pa itong Vici Gaming. Pero hindi nagpapakita yung mga hero sa mapa eh, no? Oo, kaya pero at the same time parang iisipin mo na medyo sketchy din yung nangyayari. Ginamit pa nila, ay wala pala silang scan. Okay, okay. Mm-hmm. Kaya napatahimik pa kayo. Ayun nga, atulad nang na-mention natin kayo, counter initiate talaga. Ang lakas ng VG Gaming. And yun yung nagiging tema din talaga nila all throughout the game na even though mapunish mo sila early game, as long as nabibigyan mo sila ng mga gantong klaseng comeback potential, paunti-unti sila nakaka-comeback dito sa or nahihit nila yung items nila. Tama. Alo, nag-PM ako sa'yo. Uy, nag-PM daw si Boss B sa akin. Ano kaya yung PM sa akin ni Boss B? Wait lang ha. Ayan, nag-PM nga. Large ka? Uy! Large ako, Boss! Large! Opo, Boss. Opo, Boss. Uy, pero may ginawa na kagad dito. Patay si Old Eleven. Siya mabilisan lang with a finger na itong si Lion. And ito na yon. Ish, matetake na nila yung tier 1 tower sa may bottom lane na kanina pa nila pinupuntirya. So, in terms of tower, ano tayo dito? Tabla tayo rito. Oh, yun nga lang, Chief Armel Delegado rito, tatamaan siya ng Ice Blast, mamamatay siya rito. Oh my God. Easy kill for the side of Peachy Gaming. Naku po, nag-yellow pa rito itong si Bumi and magic damage yung papatay sa kanya. Hindi man siya manormal doon. And two heroes lang side ng TNC. I think na-try yata ni Armel na mag-toss ng kalaban sa may tower nila. Pero hindi niya anticipate na apat na yung heroes dito ng VG Gaming sa gitna. Oo, pinasok na rito. Tingnan natin, Mars. Ito na rin yung Magnetize, Boquerino Delegado. Wala pa siyang ultimate dito. Nice, pero Gabi, ang ganda ng silence. Mamamatay rito yung Ori sa kanyang Pac and DY. Idinos!
Ito si Gabi. Sige, pwede yan. PYW, iikot at makakapag-out dito yung Earth Spirit. Pero 11-5 ang score natin dito. Lamang yung TNC. Patay yung pack and Asian Operation. Yeah. Saka ano din yun eh, kahit na paano isalba nila yung team fight na yun, nakakuha silang trade kahit na wala silang Mars Arena. I think cooldown din yata yung death, Finger of Death ni Lion. Plus, si Tiny, nauna na agad sa team fight na yun. So, I would say that is still a win for TNC after everything na disaster nung sa mid nila kanina. And ano eh, hindi, nakakuha pa rin naman ng kills dito si Gabi. Kita mo naman, 5-1 and 3 sa Draw Ranger. Sabihin na natin mas mabilis mag-farm yung Medusa with the split. Yung split shot niya, di ba? Eh, kung kills naman yung usapan, eh, nakakuha ng kills itong Draw Ranger. Yun yung maganda rito. Oh, nahuli na naman nila ipak dito. Mga kukubo yata ni Chiparmel. Ito na yung Avalanche Toss. Patay ito si Ori. Pero umiikot ito si PYW. Gusto niyang humanap ng kill. Si Tims yung kanya pinupuntirya dito. DY pati si Old Eleven nandyan na rin. Pero Boke Rino tutulong dito. May Mars Ultimate yan. Ayan na nga yung spirit. Nihintay natin PYW. Mayayari Old Eleven. Delegado rin dito. TNC. Mainit na mainit. Double kill para dito kay Gabi. And TP out na lang yung gagawin ng Asian Operation dyan. Pero Gabi again getting those kills. And amplify yung kanyang farm dito. Lamang na lamang siya sa may Medusa. And I think tier 1 tower sa may gitna naman ngayon yung pwedeng i-take dito ng TNC. Yeah. And that was very uncharacteristic para sa side ng VG Gaming na manguha sila ng bad fight. Unang-una, wala ng pack. And then, sino nung natitira mo? Nagpakita na rin si Medusa sa top lane, so you don't have that counter-initiate with a stone gaze. So, ang weird na tinake ng VG Gaming na yun yung team fight na yun. They don't have vision, they don't have this their setter. So, yeah, good recognition for TNC na nakita din nila si Medusa sa apak. Nice one for the side of TNC. Lamang sila dito ng 2K. Pero I think Beachy Gaming medyo mag-aasim ngayon to. Walang Mars Ultimate. Yun nga lang, meron pa rin palang finger. Kaya pa rin pumatay eh, no? Si Bumi rito, grabe yung kanyang panginis kay Poyoyo. No? Kanina pa to. Ayun, nabusit na yung Asian Operation. Binigyan na siya rito ng Ultimate. Mamamatay ba? Itong Enchantress, yes po. Mamamatay dito ito si Bumi and nabigyan niya ng kill ito si Poyoyo. Pero kita nyo naman yung Asians pati yung neutrals dito talaga sa triangle ng Beachy Gaming. Eh, naka-block na. Tatlong yun dot yun, pula ho. Kita nyo naman. Grabe. And that's one of the reason kung bakit nakakasabay si Draw Ranger sa net worth. Even though na kanina pa AFK na nagpa-farm si Medusa. It's because yung triangle talagang binabantayan ng maigi nitong si Enchantress. Even if mag-cost pa ng buhay niya. Oh, yun na lang yung trabaho dito ni ano eh. Ni Bumi, parang okay. Dedicated ako dito na para i-block yung Asians ng Medusa. Kayo na bahala sa mga kills. Katulad ito. Old Eleven, delikado na naman ako po. Tanggal ang kanyang kunat dito. Yung killing spree para dito kay Chip Armel. Almost Manta style na rin ito si Gabi. Pero makikita rito si Boke Rino. Tingnan natin. Ori, out siya rito. Oh, pero kailangan niyang gamitin yung coil para makapag-out. And TNC, 15 kills. Easy sa mga pumuso dyan. Sa mga hindi naman, belat sa inyo. Ha? Belat sa inyo. Belat talaga. Pero I like this. They have established map control sa Radiant Jungle. Pero mukhang VG Gaming, ka-counter initiate. Oo. May nakita lang ko dito, Isha. Sabi ha, ano daw, libreng 250 amp para sa sentry awit sa'yo, sabi rito. Hindi nyo ba nagigets na mas maimportante ma-block niya yung camp na yun para hindi makapag-farm yung Medusa? Kahit mabigyan mo ng kill yun. Eh, na-try mo naman at least na nabablock. And ilang minuto yun? Diba? Ngayon pa lang na rewards. Oh. Yeah. Ngayon pala siya makapag-farm doon. Saan mura lang ng send reward? 50 lang yan. Tapos kung iba block mo, diba? Ilang gold yung madedeny mo doon sa Medusa. That's gold and experience. True. Importante pa rin na mapabagal mo yung ano, yung farm ng Medusa rito. Yun ang pinaka-gold dito ni Bumi. Kaya niya ginagawa yan. Hindi to feed, guys. Hindi to feed. Kung hindi siya namatay doon, mas maganda yun, diba? Yeah. Saka syempre mas importante si Enchantress naman magko-fall off naman yung scaling niya eh. Whereas si Medusa kailangan niya mag-scale sa late game. So kung hindi niya ma-hit yung timing niya, kayang-kaya ni Draw Ranger ma-take over yung momentum ng game. Lalo na kung makukuha pa ng TNC. I think that's gonna be important sa next minutes natin is
maggawa ng play yung TNC para ma-secure nila yung Roshan. I think mas mapapaganda yung momentum nila, yung pag-control nila sa mapa. And looking at Timberso, like he's behind sa net worth, di ba? Typically, Dobra. Iisipin mo, sobrang annoying ng hero na to, ang hirap niya patayin. But TNC has been doing a great job handling itong si Old Eleven sa Timberso. Kaya nga eh, mapipilitan siya rito mag-sangin kaya and Tier 1 Tower sa may middle lane makukuha rin ng TNC rito. And mahuhuli pa, dagger na itong si Tims, 18 minutes. Huli nila dito, ito si PYW, medyo matagal nga lang TP dito ni si Chief Armel. And naku, makukoil dito yung Lion, pero nandito na si Chief Armel. O, yung Avalanche gagamitin niya rito, PYW, buhay pa rin. Yun lang, may counter initiation coming from Beachy Gaming. Pero at least 2 ultimates yung nagamit doon ng Beachy para pumatay ng isang support. Let's see, BKB, hopefully this will be enough para makakuha sila or makakuha sila ng next big team fight. Whereas, Vici naman, ano kayang inaantay nila dito? Siguro, item pa for Medusa. Oh, another silence. Huli rito itong Timberso. Wala kaming pakialam kahit medyo makunat ka. Tsatsagain ka namin dito. Ito na, yung TNC. Pero papunta na the rest of Vici Gaming. Kailangan din mag-ingat dito nitong si Bokerino dahil nandito na ito si Ori. Magjo-joint in po siya rito. Pak, masa silence. Mayayari ito si Bokerino. Mamamatay po siya dyan. And Gabi, makukuha niya ba yung kill dito kay Pak? Hindi, nabuhay pa. And Chief Armel, delikado pa rito. Oh my God, ito na yung Vici Gaming. Dito sila malakas. Mag-bait. Lumaban kung saan meron silang advantage. If they only had one more hero, either a Lion or Enchantress, di ba? Ilang, both Timberso and si Pak, kapuranggot na lang. You just need an extra spell, extra skill para ma-takedown mo yung Buenas hero. Din eh. Ay. Merong essence ring din kasi itong si Old Eleven, kaya ang tagal nilang pinatay yun. Pero ito, magde-depensa pa rin yung TNC rito, Gabi. Mag-multishot siya rito, okay? Let's see kung ano ang mangyayari dito, guys. Madedepensa ba nila ng Tier 1 Tower? Parang takot din yung Beachy Gaming na i-commit lahat dun sa may bottom tower. And madedepensahan pa nga ng TNC yan. As long nabuhay yan, maganda yung sitwasyon dito ni Gabi na mag-farm dito sa may neutrals. Yeah, mahirap to. Kapag na-hit ni Medusa yung Skadi niya before the BKB ng Drow Ranger, like, mas mahihirapan na silang mag-penetrate or mag-take ng teamfight kasi ang daming counter-initiate, meron kang coil. So, yung, kita mo, yung hinahanap mo na good burst damage na mga minus Y. Oh, huli nila rito yung pack at isang mabilis. Oh, and PYW, mahuli pa rito sa ultimate na to si Bokerino. Saan ka pupunta? Gugulong ka pa, ha? Mega kill para dito kay Gabi. It's time to go Roshan for the side of TNC. Yeah. Ito na. Yung kanilang mid-game timing. Almost BKB na rin yata si Draw Ranger o BKB na to si Gabi. Yun yung magandang timing. Pero, may Aegis ka, may BKB ka eh. Ang maganda pang nangyari doon, nagamit na ni Ancient Apparition yung kanyang ultimate. So they don't have any more heroes para mag-scout sa Roald Dampit. So and may balak pa yata silang hulihin sa may bottom lane na after ng Aegis of the Immortal. Grabe yung camp dito, black lagi kay Bumi. Ganto siya ka-dedicated na magano. Ikukunin niya pa yung ano niyan, yung illusion ng Medusa. Oh, 'di ba? Inenchant pa niya 'yan, oh. Siya pa magka-farm niyan na ancient, oh. Op. Yun nga lang. Naku po, nakol po siya rito, pero Bumi buhay pa rin. Grabe yung panginis na ginagawa niya rito sa Beachy Gaming. Kahit makuha yan, okay lang. Worth it yan. Ang tagal pa nila pinapatay o may magnetize pang kasama. Sige, Bumi, takbo. Hindi pa nga nila mapapatay ito si Bumi. Bumi, wala God, guys. Wala. Kailangan nila ng AA Blast para patayin yun. Oh. The boss set. Ayan, piniping na nila kanina pa. Si Entry, sabi ni Puyo, yun, napupuisit na ako. And si DY, namatay. Okay, nahuli ni Bokerino, mga sir, TNC, magingay! Eh, yun nangyayari, pag playing catch-up game yung kalaban, tapos may malalambot na support, yung mga ganyang klaseng nagagala sa mapa, pag nakita mo nag-deward isang beses pa lang, naku, walking 250 talaga kay either Mars or Tiny yan. Oo, and ito, pero yung Medusa meron ng Skadi, guys. 3 minutes for the Aegis of the Immortal, kaya susulitin ng TNC yan. Magta-take sila ng Tier 2 Tower din sa may bottom lane. Gusto nilang i-secure yung outpost dito. Nalala mo ba, Kuya Lo, kung ano yung
neutral item ni Drow Ranger. Nakakuha ba siya ng ko, pero yan yung problema natin dito, guys. Hindi natin kontrolado yung cameraman, kaya hindi natin nakikita yung mga item. Pero patay yata rito si Teams. Buhay pa rin, napagbitaw pa ng stun Medusa. Delikado pa rito, mamamatay si PYW. Pero Bokarino yung maging kapalit niya. Nako, si Gabi, kailangan niya mag-TP out. Mabubuhay ba yung Drow Ranger? Ay, hindi. Pero may Age of the Immortal, papasok si Chief Armel. Kailangan nila protektahan ito si Gabi. Ang ganda na pagkakasilence, natulak niya na bahagi ito si Puyolo. Pero hindi siya makaalis dito kay Old Eleven. And Gabi mamamatay. Oh my God! Disaster! Tatlo yung patay. And Bumi, buhay pa rin. Hinahabol siya rito. Old Eleven, four stop out, TP out. Okay, makaliligtas yung Enchantress, pero yun na yun. Yung teamfight na hinahanap ng Vici Gaming. With that Iskadin, ito si Medusa. Second item. Oh, iba talaga to si Puyoyo. Ang gano'n yun, nakaka-hit pa rin siya ng no? Timing niya kahit paano. Eh. Oo, yung timing na hit pa rin. Ay. Pero ang maganda kasing ginawa ng Vici Gaming doon is sila yung nauna sa teamfight. They kind of caught TNC off guard dun sa ginawa nilang play na yon. Kasi typically nakikita natin na nagiging maganda yung outcome ng teamfight ng TNC kapag sila yung nakakauna. Kasi meron silang burst damage eh. It's just that time wala na kahit sila nung VG Gaming. Una rin namatay si Bokarino pati si Teams dun. So wala talagang disable na magagamit itong TNC. Pero gusto nilang hulihin itong pack. Oh my God, yari ka boy. Saan ka pupunta? Pininger pa dito. Ito si Ori. Good pick up coming from TNC. And yun yung mga sagot nila eh. Ang lakas talaga natin pumitas, guys. Yan dyan dapat tayong ganyan tayo mag-play around sa mga pitasan dyan na moment. Pero Bumi, okay, mag-awards pagsisentry. Spotted nila din si Old Eleven sa may taas. Mag-isa lang to, pwede yata to ah. Kaya ba? Wala, nang-aasar lang. Makunat eh. Oo, nakita rin nila papunta rin ito si PYW. Kita-kita nila yan. And, okay. Pining din ni Bumi na nag-wards doon. Op. Pero Bumi, spotted po siya rito. Old Eleven, ito yung stun. Pero ayan eh, kumukunat na rin ngayon si Old Eleven eh. No? Nagkaka-item na rin siya kahit papaano. Oh, natrap! Oo, may shard din pala to. Added damage. Itong shard niya rin ito. Flamethrower yan, diba? Oo. Flamethrower. Ang weird eh, no? Mm-hmm. Parang Pokemon, guys. Hoy. 10-20 yung score natin, but it doesn't feel like yung na sobrang ahead yung TNT. It's just yung kills, pero in terms of net worth, wala. It's just this Medusa, sobrang annoying sa team fight. Pero grabe, hindi rin kasi nila namapatay eh. Hindi pa rin nila namapatay itong Medusa, and I think magdi-divine ba o MKB yata yung Medusa rito with the Demon Edge. Hindi ko alam, pero tier 2 tower. Oh, Daedalus, pwede rin. Damage item din. And Old Eleven, tingnan natin dito. Going for Lotus Orb, itong si Old Eleven, guys. Tier 2 tower, sila pa yung makakauna rito. Pero outpost din pala sa may bottom lane. Nakuha na rin pala ng TNC yun. So, palitan lang sila dito ng outpost. Sana naman mapunta sa may Drow Ranger yung cameraman natin. No? BKB naman na ito si Tiny. With the Echo Saber, kanina pa hindi tinitingnan ni Pimp Makakal yung natin eh. Quicksilver yung sliver ba? Oo. Yung ganun, yung paganda ng attack animation, yung kay Drow na nakita ko kanina. So pareho sila, wala silang nakuha ang Grove Bow. So I guess okay. Medyo malas. Imagine mo kung nakakuha yan, pareho naman silang malas. Ito, naiskan ng TNC yung bottom lane na magdedepensa rito, yung pack. Ayan o, nakaabang yung tatlo sa may bottom lane. Pero si Bumi yung delegado rito. Pero 4 stop, TP out na naman. Buset, pero may BKB yung pack. Okay din ha. Teams na matay. And Gabi, kailangan niya ito mag-BKB TP out. Yan na nga, BKB TP out. Yung kanya courier. Gab, courier mo ha. Ayan na, nakaalis. Pero si Bokarino, naka-TP out din naman. So, ready rin eh. May wards din pala kasi ready rin doon yung Vici Gaming. Naalala mo yung gantong klaseng strat na kung hindi mo kaya si Medusa sa team fightan, speed pushan mo.
Oo, ganoon talaga. Nakalimutan ko kung ano yung gumawa. Kaso nga lang, maganda din sa VG game, may pack sila. So may pang habol sila, may pang catch up sila. If ever, si Team Verso din. Sobrang mobile. Pero I like the side ng tinitake ng TNT to. Alam nila na hindi pa nila kaya itong si Medusa. They're gonna need more items or maybe force VG gaming sa bad team fight. Oo, pero kita na naman sila rito sa kanilang posisyon. Guys, ang ganda ng words din doon ng VG gaming sa may kanilang neutrals. Pero Bumi, patuloy lang ang kanyang pangiinis dito. Punta lang sa may rune, dadampot lang ng rune, information lang kung nasaan yung the rest of Beachy Gaming. Meanwhile, Draw Ranger. Parang ang dami niya kailangang item dito sa teamfight natin. And MKB yung binuo dito nito si Medusa. He's going for Sweep Blink siya rito. Op. Rin problema eh. Mas nag-i-scale kasi yung Timber so against itong si Mars eh, no? Mas sobrang annoying. At dali kasi gamitin. Kasi sila may pang-handle sila sa kunat ng TNT, may ancient apparition sila. Kapag si Pac nagkaroon pa ng Aghanims, yung BKB nila, 'di ba? Whereas sa kabila, kailangan talaga nila ng right click din, no? Oo, yun nga eh. Right click din yung Pac eh. Magde-Daedalus din si Ori. Nag-phase shift siya noon, yung parang mala Miracle pala to. Ano kanina si Miracle, Desolator Witchblade eh. Ito naman, Daedalus naman to. Feeling ano to ha, feeling Corden, no? Hindi, alam niya hindi namin kayaan magic damage. Doon tayo sa may ano, nara-right click tayo. Hindi lang Medusa magiging problema niya, pati yung pack. And Chief Armel, ito rin yung isa nating ano sa kanya, no? Yung tiny, yung scale niya sa late game, pero okay, gusto nilang biglain ito, makunat ang Timber, so kaya ba nilang i-burst down? Mapapatay ba nila si Old 11? Buhay pa rin ito si Old 11. Oh my god, pero kinumit na. Evoker rin yung kanyang ultimate dito. Plus the multi shot. Oop. Sige na, normalin niyo pa. Kaya niyo pa 'yan. Mamamatay din si Old 11, pero kailangan nilang mag-backout dahil nandito si Piyoyo. And easy lang. Nakuha nila yung kill na yon. 60 seconds down itong Timber. So mag-open yung mapa for the side of TNC. Napatyada really talaga. I-commit lagi ni ano, ni Bokerino yung ulti niya nung kagad. Oo. Pero kasi kung kaya naman nilang i-burst down, di ba? Pwede pa silang humabol ng fight ulit. Kumbaga na-force na lang siyang gumamit ng ultimate doon. Kasi kapag di niya ay... Kita si Chief Armel, akala niya walang vision, pero okay, toss back, kinamit dito, kaso pinalapit kay Gabi, and ang ganda na pagkaka-spear ba, tingnan natin, TP out, sila Gabi rito, okay, makakapag-out naman dito yung Draw Ranger, pero si Chief Armel yung delegado, pati ito si Bumi, tinamaan siya ng Ice Blast kasi dun eh, and Chief Armel, mamamatay rin siya rito yata, yun, lumapit pa sa may ano, detection, sayang. Okay. Ooh, misplay for TNC. What are you gonna do? May gem pa na ako. Oh, sa TNC ba yun? Yung gem na yun? Oh, sila namili. Yung BG. Yeah, oh, sure. Oh, di ko sure din. Oh, pero mahuhuli dito yung pack. Tingnan natin, teams. May follow-up ba siya rito? Wala. TP out na lang yung kanyang gagawin dyan. Palang ko lang. And Bokerino, mapipilita siya gamitin yung kanyang ultimate dito. Baka kapag out ba siya, BKB, ginamit na rin. Blink out by Bokerino. Okay, walang BKB, walang ultimate itong Mars. Dagger na rin itong si Poyoyo. Actually, pwede nga mag-rushan yung VG dito eh. Walang BKB, walang Mars ultimate. It's much easier for them na mag-take nitong Aegis. Guys, second Roshan na po ito. Meron tayo ritong shard, no? And shard for Medusa. Eh, napakaganda. Pero wala namang ano yan. Wala naman siyang Aghanim Scepter pa. So, kahit pa paano, meron bright side. Di pa magiging bato. Kaya nabibigay yung shard? Kay Medusa yata ito. Medusa pa rin. Oo, pero Old 11, tinatryin niyang backshot lang dito yung TNC para hindi makakontest. Pero eto na yung avalanche. Toss will be committed. Pero Bokerino, delegado sa may likuran. Naku po, nangangayaya si Bokerino dito, guys. Poyoyo with the blink in. And then naging bato ito si Gabi na malamig. Nasaan yung pantulong dito? Four stop, tinamaan pa rin ng Ice Blast. And Gabi, mamamatay din siya rito. Finger of Death, gagamitin kay PYW. Pero hindi pa siya namatay. BKB by Chief Armel. Kaso wala na silang damage dito, Poyoyo. Gabi itong mag-Medusa. Galit na galit. Blink in again by Medusa. Para siyang action star dito, mga sir. And ultimate ni Bokerino plus the BKB. Nag-cooldown na. Yun nga lang, PYW namatay rito. Chief Armel makakatakas pa. Buying time lang din yung TNC rito. 60 seconds. Down itong Draw Ranger. Ang haba nung stun itong si Teams.
Kahit pa paano natigilan itong Vici Gaming na mag-Roshan, pero papunta pa rin yata sila ron and magko-contest pa ba yung TNC? I think malapit na rin yata mag-up yung ano, arena ni Bok ulit. So pwede sila lumaban dito. Aha. Maybe still. Medyo matagal to, ha? Mahirap, pero... Let's see, ano gagawin nila, guys? Okay, yung stun ni Tims hindi nag-connect. Ang haba naman nun. Wala na. Libre na yata. Pero... Or, let's see kung kukontest ba sila rito. Ayaw na po nila. In Aegis of the Immortal, napunta kay Puyoyo. Yung shard, siya na rin yung kukuha niyan. Oh my God, ito na yung sinasabi natin na pagdating na mid-game to late-game, yung lineup ng Vici Gaming ay mas maganda kumpara mo dito sa side ng TNC. Ang mas madaling i-execute, isang coil lang yung kung sino man hero dito ng TNC, di ba? May Ice Blast. Ang laking bagay. Sayang. Sayang yung momentum nila dun sa bottom lane kanina yung nakakuha ng Aegis draw. I think that was the time. Kasi yun yung mahirap with the draw ranger strat na kapag nag-fall off yung momentum timing nila or pag-snowball nila, ang hirap. Ang hirap kumambak sa gate. Lalo na eto na si Medusa, di ba? Ang hirap patayin. Even kita mo si Team Verso, lahat ng spell nila kailangan nilang ibato. May kailangan ka pang i-handle na pack sa Medusa pagkatapos nun. Whereas yung TNC, patapos na yung BKB nila. Wala na silang arena, wala na silang finger of death. So it's a really tough game for TNC. Pares yata kasi talaga silang nasa isip na magbidu sa pick dito, guys, eh. Naunang pick yung Vici Gaming, eh. So napilitan sila mag-adjust with that draw ranger and BKB by pack. Grabe si Ori dito, yung kanyang mga item on point. And Gabi, kailangan niya mag-back out dito, mga sir. BKB sa gagamitin niya rito, makakatakbo pa ito si Gabi. And maghahabol pa ba yung Vici Gaming? Boomy, naku po, wala na yung kanyang kunat. Ult 11, fino-food drip na siya rito. Si Armel, nakita ko mag-a-item siya ng Silver Edge. Maybe ito na yung sagot sa kanila to be able to take down si Timberso ng mas mabilis. Mas mabilis. Kasi napapansin nila sa ngayon, si Pak kulang pa. Alam nila, di rin nila kaya si Medusa. Inyong kailangan talaga nila. Sipin mo, pack player ka. Ayaw na ayaw mag-BKB. Gusto mo siyempre yung mga fancy na item, di ba? Yung disc nga lang, yung pinaka-defensive niya, di ba? Pero, Ori, with the experience, bakit ako mahihiyang mag-BKB ako sa pack? Kung kailangan na kailangan, di ba? Yeah. Hindi mo rin matatawaran yung ano niya, yung decision-making dito ni Ori sa mga iteman niya. Walang pride, walang ego. Diba? Kung kailangan, walang problema. Kahit sabihin nilang, bakit di mo matatouch yung mga skill? Hindi. BKB ako. Nga eh. Diba? Usually nga, Lincoln lang din yung iba, diba? Yung ibang greedy, Lincoln lang. Pero, yeah, with the experience. Yes, saka, sipin mo, maganda nga din yung Aghanim's dito, diba? Pwede kang mag-greedy, go for the Aghanim's, and let Medusa do the play. Pero, iniisip dito ng Vici Gaming na strong, independent players kami, na kahit kami, isa lang kami, kaya namin mag-deal ng damage, kaya namin tuwangke, di ba? And ito na 2 minutes before mawala itong Aegis na itong si Medusa. Grabe, may sweep blink na rin po siya rito. Yung attack damage, attack speed niya rito, talaga namang namumunini itong Medusa, guys. And ayan yung pack, yung speaking of Aghanim Scepter natin, meron siya dito ang Aghanim's. Tapos na may Daedalus din sa may backpack. Grabe naman po. Napakayaman din dito. Pati si Old 11 na kanina, napakahirap ngayon. Kita natin, second sa net worth. Oh, pero gusto na natin nang gumalaw dito. BKB, gagamitin dito ng pack. Tingnan natin, mag-burst down ba nila. Pero PYW yung delegado rito. PYW pininger, pero naging bato. Ito si Tims at namatay po siya dyan. Poyoyo, talaga namang bidang-bida ang kanyang galawan. Nag-blink in pa sa may gitna. Ah, malakas ka pala. Medusa pala tawag sa'yo. Mamamatay dito yung Medusa. Energy supply portal magkakamit. Pero pumapasok yung pack and PYW. Buhay ka pa rin pala. Kanina ka pa po. Karino naman. Hindi pa na yan napatay. Pero okay lang. Na backshotan nila. Ito si Poyoyo. Wala ka ng mana. Wala ka ng buhay. Patay ka dyan. Ano pang ginagawa mo? Kala mo sobrang lakas mo, ha? Hindi pa to tapos, TNC sumusuntok pa kahit 15k yung kalamangan dito ng Vici Gaming. Nakakuha nila ng 2 beses itong Medusa.
And ang rason kung bakit nanalo yung TNC sa team fight na yun is beginning pa lang ng team fight na unahan nila naunahan si Pac. So hindi makapag hindi makapag counter initiate agad si Pac kasi low na yung buhay niya eh. True. And I don't know kung meron siyang BKB or na consume niya na, but it was harder for Medusa to hit heroes kapag tinatakbuhan lang siya, nasa ganas siya ng team fight. Also si Earth Spirit was getting zoned out. Old 11 was on the other side as well. So yeah, nakita nang sobra itong si Puyo. Eh may mahuhuli pa kami rito. Yari ka ngayon, Timbers. So, kaya ba nila yung burst nito? Medyo malayo pa ito si Gabi. And hindi nila mapapatay itong Timbers. So, pero pwede sila mag-take ng tower dito, guys. Ha? 40 seconds pan down itong Medusa. And with the Silver Edge din yata ni Chief Arvin, nabubulaga rin eh, no? Nawawala rin yung split modifier. Yung first kill ni ano. Ano tawag daw? Split shot ba? So, split shot, no? Itong Medusa, nawawala rin yata. Oh, hindi. Ay, hindi, no? Hindi, passive nga pala yun. Pinipindot na nga pala yun. Dati kasi passive, eh. yun din, eh. Like, yung thinking kanina na, yes, BKB. Pero, alalahanin mo, kahit may BKB ka, isang hex ka lang. Oo. Yung pa rin. The power of hex. True. Yes, there you go. Ayun, this kailangan niya rin. Sobrang contested din yung ano, hero na to. Kailangan niya rin ng hex, Gordy. Ayun, this. Netong si Pac. Pero, hindi, eh. Sabi niya, tapos na ako doon sa may pagiging defensive. Ako naman ngayon na right click. Daedalus talaga. Okay. Daedalus naman ako ngayon, sabi dito. Pero may Gem of the True Sight sila rito. So, kita-kita nila yung mga words dito ng TNC. Binabawasan na naman nila Vision Gaming ng TNC rito. Tingnan natin ano mangyayari, guys. Napakagandang bakbakan kahit na lugi na tayo ngayon. Nakita natin doon sa last clash, guys. Dalawang beses pinatay nila yung Medusa. Kayang-kaya nila with this Draw Ranger and Lion na inuubos din yung mana kagad, no? Nitong si Medusa. Yeah. Pero, I don't know, like, knowing VG Gaming, kasi nangyari na eh. Nagkamali na sila with the initiation. They cannot afford to be that greedy again. Napopronta si Pac, mamama niya yung sarili niya without any vision. Maganda talaga si team si Old 11, you know, giving vision to his team and then counter initiate lang si Pac, si Earth Spirit sa likod. May isang patch kasi, guys, dati na natanggal yung toggle nung ano nung skill ni Medusa na yun. Pag nilagyan mo, meron na nakaano na lagi, naka-on na lagi. And that Old 11. Tayo, ano, pag, ano? Dati yata, nakakalimutan ko na rin eh. Dami kasi ng ano niyan eh, changes lagi niyan eh. Okay, 4 stop. Tatanggal pa ng puno ito si Aldir. Kaya din nila patayin. May ano, iskadi si ano dito, Gabi. BKB, okay. Up na rin din sa may Timbers, oh. So, ang hirap pa rin din pala, no? Mag-high ground for Vici Gaming. Kasi, alakas pa rin ng TNC rito. Parehas, kasi yung both ano teams. Eh, yung mechanic na toss ni Armel. Oo, yun. Na pwedeng ma-force out or ma-zone out yung hero at i-bato mo sa may tier 4 tower. And it's gonna be hard to penetrate sa VG Gaming kung mangyayari man yun. Mm-hmm. Eh, parang ano pala dito, parang mas masaya pa yata dumipensa dito kaysa mag-push. Pag mag-push ka, doon ka magkakamali, no? Pero Daedalus, kompleto na parang sa may Pac. Kinuha niya kaya yung coil na rapid fire. Ilan ko yung nakukunin niya dyan kung right-click siya, diba? Right-click build, Pero let's see, going for Hex itong Draw Ranger dahil nag 30% reduction cooldown din siya rito. Cooldown reduction. Oh, siya mag-hex. Oo, mag-hex din itong ano. Okay, I mean, I like the itemization, that. Yung idea dito, pero... Okay, and Bumi Delicado. Okay. Pwede na. Siya naman yung ano dyan, siya naman yung naging ally naman talaga. And ako, kukunin na naman po yung outpost dito, guys. Outpost, oo. Kasi wala naman naka-BOT sa kanila eh. Wala na rin silang outer tower. So, yun lang yung way nila kung sakali makaalis ng, ano, ng base. Kinuha pa ngayon ng VG Gaming. So, yung Timbers, so, guys, meron din ano dito, ha. Meron din siyang Bloodstone. Pak. Refresher. Refresher nga siya rito. Dalawang BKB. And sobrang tagal din yung kanyang mga disable dito with the relic. Old 11, going for Shiva's Guard naman. ENC, medyo kailangan nila yata pumitas ulit dito. Maghanap ng nag-iisang hero pero kasi si Old 11 na yun nandito, guys. Okay, na-break yung passive dito. Pwede nila papatay pero na-tossback pala yun. Oh my God!
Yun lang, flying unit pag natotos guys, sabay na spear, kaya nalabas na sa may arena yung BKB by Chief Arbel. Naku po, na-coil pa siya rito, nagkamali na yung TNC, kailangan na nilang mag-out, walang, may meron namang buyback. Ito si Chief Arbel, pero oh, Gabi with the BKB TP out. Ooh. Natanggal na yung bag doon sa may dieback toss, kailangan namin tanggalin yan. Yun talaga yung mechanics yan guys, flying unit yung toss eh. So pag na-arena, sabay tusok. Disconnection notice guys, kailangan mag-buyback kay Chief Arbel. Kaso walang mga BKB yung TNC rito ha, naaangat na po yung BC Gaming. 45 will be used by TNC. Let's see kung paano sila de-depensa rito. Old 11, yung nangunguna. Ice Blast, may iba ba to? Tingnan natin, mag-buyback ba si Chief Arbel? Oh my god. Makukuha nila dito yung third tower, pero hindi mag-buyback si Chief Arbel. And Roshan is alive. Saktong-sako? Oo. Naku po, parang ni-ready ni Gaben. Pero yung bottom line, no? Pupush! Yan ang gusto ko sa inyo, mga creeps. Dire-diretso nyo lang yan, bottom lane. Babahaw pero lang. Wala, de-depensa yung Asia operation doon. And TNC, gusto nila mag-try na mag-contest. Alam nila pag binigay nila to ay walang mangyayari. Pero na-silence kagad si Bocarino dito. Ang delegado na yung Mars. No. Oh my god, four stop out. Pero coil sa dalawa. Oh, huli kayo. Patay itong si Bumi Bocarino. Nayari rin po. Pero may buyback naman itong si Boc. Yun nga lang, pagka buyback niya, wala siyang BKB dyan. Arbel, pabuhay na. Oy, ang hirap ng ginawang positioning ng TNC na yun. Tinry nilang maybe contest yung Roshan without vision sa cliff. Whereas din naman yung VG Gaming kitang-kita sa CCTV. Kaya ang dali tuloy mag-initiate 4-pack dun sa coil niya. Dapat yata kung gusto nila yung mag-contest na dun, napabuyback na siya agad kanina. And ito, rocks down. Itong TNC. Tingnan natin ano ang gagawin dito ng TNC kung de-depensa. Pa sila, paano ang kanilang gagawin? Ito na, Bocarino. Papasok sila rito. Toss back gagamitin. Gusto nilang i-burst down ito si Old 11. Pero Poyoyo, gumit na. Umultimate. Naging bato itong si Teams. Kailangan lang nila mag-back out. Pero buhay ito si Old 11. Wala ng BKB. Itong si Bocarino, pati si Chief Arbel. Wala na rin ultimate yan. Uy, uy, uy. Gabi, tingnan natin. Kaya ba niya mag-deal ng damage dito kay Old 11 with the BKB? Open na yung kanilang throne. Throne na yung tinitira dito na ito si Poyoyo. Meanwhile, ito si Old 11. Wala. Yung creeps lang, binabox. O yung hero lang dito ng TNC, binabox out niya kagad. And Teams, delegado rito, BKB, gagamitin ni Ori. Pero yan, Roman Coil, mamamatay itong si Teams. Bocarino, na silence ba? Ay, na naman yung blink dagger sa may gitna. Wala. Walang magawa itong TNC. And double kill para dito kay Ori. Inuubo sila ng pack. Triple kill. On pack! And nako, hindi na makalabas itong si Gabi. Yung kanyang pana guys, naubos na. Hindi tayo makapatay. Saka siya puso. Pero PYW, yun namatay na. BKB gagamitin, pero wasa. Ang throne game number 1, Beachy Gaming. Yung makakakuha with that timing sa Medusa na hit nila yun. Ay, ay, ay. Yeah. Eh, yung mahirap sa mga gantong klaseng lineup na magkamali ka lang once, sobrang detrimental. Oo. Magkukos talaga siya ng game mo. Sayang yung momentum nila doon sa bottom lane. I think yun na yung turning point na kapag nadire-diretso nila yon, they could probably ended the game. Pero hindi nangyari yun. Knowing VG Gaming, this is the story. Even sa wildcard na kapag hindi mo sila na-punish, like early game, as long as na nasa kanila yung win condition. Going into the lane, alam nila yun, no? Kayang-kaya nila. They are that disciplined and they are that individually skilled to execute yung laban going into the game. Grabe kasi mag-item yung pack din eh. Parang not una kaya nanalo yung TNC. Andali nila i-burst down yung pack. Pero nung BKB na, wala. Turnaround din yung team fight, di ba? And also, Team Burso, natiis niya yung masamang early niya. Nakakuha rin siya ng space kahit pa paano. No? Ang daming ding chance na mamamatay siya, nababuhay pa. Oy, oy, oy. May game 2 pa naman, guys. Saka, day 1 pa lang to ng group stage, guys. Tandaan nyo, kailangan lang iwasan ng TNC yung ma-bottom 2. Kasi yung bottom 2 po ay siguradong laglag na din sa tournament. Habang yung the rest ay nasa upper bracket yung dalawa. And then, yung the rest ay lower bracket.
So ito yung match MVP natin. Tingnan natin kung sino yung match MVP natin. Siyempre, si Old Eleven daw. Boset eh, 'di ba? Boset si Old Eleven, eh grabe yung mga bo. Kahit na sabihin natin ang sama nung kanyang early, ang dami, parang ang lakas pa rin nung ano niya. Ang laki pa rin ng impact niya sa laro eh. Sa akin lahat sila down, MVP. Down. Oh, galing mag-isa. Ang galing nila lahat. Ang galing lahat, tayo. Parang PYW lang Chinese. Medyo lackluster doon pero the rest goods, no? Galing, ang galing ng Beachy Gaming, guys. And momentum from wildcard. Ayan yung mga wildcard teams natin. Kaya masasabi natin na hindi porket nasa wildcard ay mahinang team na agad, no? Talagang grabe rin talaga yung mga teams na nandoon. Sayang. So, tingnan natin, guys, kung makaka-asi ba yung TNC rito. Execration kasi naka-asi rito sa may ano eh. Sa may Beachy Gaming eh. So, feeling ko kaya naman ng TNC. So, guys, short commercial break lang kami. Pagbabalik natin, Game 2 nitong bakbakang TNC versus Beachy Gaming. Huwag po kayong alis. We will be right back, mga sir.